Una sa lahat, kaliwat ka ng protesta sa Miklab sa Paris, France. May mga nagsunog at nambato ng mga paputok. Habang ang mga polis gumanti naman ng tear gas. Ang kaguluhan yan, sumiklab matapos barilin ng polis ang isang binatilyong driver. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline Tonight! Mga negosyong apektado ng 13 oras sa water interruption ng Manila at umaaray. Malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at Calabarzon, magiging maulan dahil sa habagat. Bagong tourism slogan na Love the Philippines umali ng samot-saring reaksyon. Si Albay Congressman Joey Salceda na inis dahil hindi sinama ang Bulkang Mayon sa promo video. Pagtatalaga kay Larry Gadon bilang presidential adviser, pinanindigan ng Malacanang kahit dinisbar siya ng Korte Suprema. Gadon, binueltahan ang mga kritiko niya. Yung mga nagsasabi na dapat daw ay bawiin yung aking appointment, eh maging presidente muna sila. TV5 at ABS-CBN, sinelyuan ng 5 taong pag-aatid ng mga dekalidad na programa. At silipin ang paghahanda 3 days bago ang pambansang araw ng 1,001 tuwa. Hindi lamang mga residente kundi pati mga negosyo umaaray na sa 13 oras na walang tubig sa ilang lugar sa Las Piñas at sa Cavite. Nasa frontline balitang yan, Brian Basa. Hindi raw alam ni Tatay Edwin na ngayon na ang simula ng higit 1 buwang water interruption sa kanilang lugar sa Barangay Pilar sa Las Piñas City. Buti na lang, may laman pa ang reserba niyang 3 tanker sa kanyang water refilling station. Pagkakasyahin niya ito sa halos 70 bahay na umuorder sa kanya ng tubig. Yun lang ang chance ko para makadeliver. At pag naubos yun, doon talaga matitigil ang negosyo natin. Naka-standby naman sa likod ng barangay hall ang water tanker na ito para sa mga residenteng mangangailangan ng tubig sa mga susunod na araw. 13 oras tatagal ang water interruption kada araw mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 kinaumagahan hanggang August 8 ang kalbaryong ito. Kasama rin sa tatamaan ang ilang lugar sa Cavite. 43,000 Maynilad customers ang kabuuang maapektuhan. Sinimula na kasi ang pagpapalit sa unang 3 ultrafiltration membrane o yung pansala ng tubig sa Putatan Water Treatment Plant 2 sa Muntinlupa City. 14 na ultrafiltration membrane ang lumilinis sa tubig galing Laguna Lake papunta sa planta. Pinapalitan naman talaga ang mga filter matapos ang 5 hanggang 7 taon. Kaso dahil sa hindi kagandahang kalidad ng tubig sa Laguna Lake, 4 na taon pa lang na nagagamit ang mga pansala ay kailangan na itong palitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Weather update naman po tayo mga kapatid. Huwag kakalimutang magdala ng payong bukas. Magiging maulan po sa malaking bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila. Ayon sa PAGASA, punso nito ng Southwest Monsoon o Hanging Habagat na nakakaapekto sa bahagi ng Central at Southern Luzon at Western Visayas. Kaya naman makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zambales at Bataan. Localized thunderstorm naman ang magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Wala nang binabantay ang low pressure area o sama ng panahon na makakaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Umani ng samot-saring reaksyon ang bagong tourism slogan ng bansa na Love the Philippines. Pati si Albay Congressman Joey Salceda na dismaya dahil na etsepera raw ang Bulkang Mayon. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. It's more fun in the Philippines noon. Love the Philippines na ngayon. Kung mga ordinaryong Pinoy ang tatanungin, approved kaya sa kanila ang bago nating tourism slogan? Yun yung dapat sa Pilipino eh, yung love talaga yung nangunguna ba. So bagay yung Love Philippines. A better change. Better naman.
but we want more investors. Pero meron ding mas gusto yung dati. Parang mas sa akin pa, mas okay pa rin yung it's more fun in the Philippines. It's more fun talaga sa Philippines. Ang love, sa kasunod na yon. Papalo na. Ando rin sa loob ng it's more fun. Kapag love the Philippines daw, parang sapilitan. Ang hirap daw mahalin ng bansa natin dahil sa hindi mawala-walang katiwalian. Maganda naman talaga na mahalin natin ating bay, ang ating bansa. Ang problema nga lang, yung corruption, dapat ma-eradicate talaga yon. Hot topic din sa social media ang bagong tourism slogan. Love the Philippines pa raw ba kung brownout sa NAIA, maraming na yung offload sa immigration, delayed ang flights, bukod pa ang malalang traffic. Meron din namang nagagandahan sa bagong tourism video. Pero si Albay Representative Joey Salceda, dismayado kay Tourism Secretary Cristina Frasco. Hindi raw kasi isinama sa official tourism video ang Bulkang Mayon. Deserve daw ng Mayon ng mas maayos na treatment. Biniguraw ng DOT ang Albay, pero pwede pa naman daw itong maitama. Wala pa namang sagot dyan ang Tourism Department. Target ng bagong slogan na maka-attract na aabot sa halos 12 milyong international tourists at mahigit 137 million domestic trips sa 2028. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Nanindigan ng palasyo na mananatiling Presidential Advisor for Poverty Alleviation si Larry Gadon kahit pa dinisbar o inalis na siya sa listahan ng mga abogado ng Korte Suprema. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi makakaapekto sa pagiging Presidential Advisor ni Gadon ang pagkakasibak niya bilang abogado. Marami raw urgent na kailangan tapusin sa anti-poverty programs ng Administrasyong Marcos. Tiwala raw ang Pangulo na maayos itong magagampanan ni Gadon. Para naman kay Gadon, hindi niya raw ikinalulungkot ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi raw ito big deal para sa kanya. Yung pagiging lawyer, eh, sampu-sampu pera naman yan eh. Iba yung, the word secretary is sweeter than attorney. So, hindi ako nalulungkot dyan. Eh, in fact, masaya ako. May buwelta rin si Gadon sa mga bumabatikos sa kanya. Yung mga nagsasabi na dapat daw ay bawiin yung aking appointment, eh maging presidente muna sila. Ibinasura ng Sandigan Bayan ng isang kasong may kaugnayan sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos at walong iba pa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa desisyon ng Second Division, dinismiss ang isang kasong isinampa ng Presidential Commission on Good Government or PCGG dahil biguro ang prosekusyon na patunayan ng kaso. Taong 1987, nang inihain ng civil case number 0014 na nag-aakusang nagsabwata ng pamilya Marcos at walo umano nilang cronies para kumamkam ng mga ari-arian at korporasyon gamit ang kapangyarihan. Hindi rin napatunayang may interes ang pamilya Marcos sa mga naturang korporasyon. Susunod, Senator Robin Padilla, pwede nga bang magmay-ari ng matataas sa kalibre ng baril na pinakita niya sa Facebook? Mga riot sumiklab sa Paris matapos mapatay ng pulis ang isang binatilyong driver. At partnership ng TV5 at ABS-CBN mas pinatatag pa. Magbabalik ang Frontline Tonight. Bok, pag-usapan natin yung bigote, ay, yung mga baril. Ano yung Senator Robin Padilla na viral ngayon yung kanyang Facebook video kung saan pinakita niya yung kanyang mga bang-bang. Anong dahilan kung bakit niya nilabas itong mga to? Alam mo, Bok, pag-usapan lang muna natin yung FB Live ha. Kasi dalawang clips yung mapapanood ng mga kapatid natin kung titignan niyo yung Facebook page niya. Sa unang tingin mo, Bok, akala mo namimili siya ng baril. Ayan o, kasi minimwestra pa niya yung pagkasa ng pistol at mga high-powered rifle. Pero nung tinanong ko mismo sa Senator Padilla, hindi pala siya namimili, Bok, ng baril dyan sa isang gun shop sa Taguig. Nagpalinis lang daw siya. Pero aminado siya, Bok, si Senator Padilla, may collection talaga siya ng mga baril dahil hobby niya raw yan. At ito pa, Bok, ha, ang tawag ni Senator Padilla sa kanyang mga baril ay kung hindi asawa, girlfriend, sugar mommy, at meron din daw siyang kafling. Pero expression lamang daw niya yan para sa kanyang feelings, para sa kanyang mga baril, at wala raw siyang pakialam kahit mabash pa siya sa kanyang tawag sa baril. Kasi gera patani yan, hinihimas-himas mo yan.
Para second wife ang tawag mo, no? Okay, anong klaseng mga baril itong meron si Senator Robin Padilla? Buti natanong mo, tatanungin din kita. Kasi wala talaga ako masyadong alam sa baril, Bok, pero you can help me out here, no? Binigyan niya tayo ng listahan. Kinukulit natin siya. Ano na bang mga baril yan? So, sa listahan na binigay niya sa atin ng mga pagmamay-ari niyang baril, may kasama ng relasyon niya. So, for example, Bok, itong Czech Gunmaker o CZ-1 Checkmate 9mm. Nakalagay dyan, yan daw ang kanyang second wife. O, pistol. Thank you. Secret girlfriend naman daw ni Senator Padilla, yung 1 CZ-9mm with suppressor. So, so pistol. Pistol din. Okay, at ang CZ Pocket Pistol 9mm, tinatrato niya raw fling. Meron pa sa listahan eh. Marami pa. Meron siyang CZ Shadow 9mm, that's a submachine gun. Submachine gun? Wow. Yeah, 9mm. Okay. Tapos yung, ito nga. Mukhang pangmalakasan yun, 5.56 CZ Bren, that's an assault rifle. Ayun nga. Okay, so punta natin yung assault rifle na yan, Bok, kasi sinabi ng security consultant na nakausap ko, si Sir Bong Oiteza, pang pulis lang daw pala yan or pang army. Ang binibigyan lang daw niyan o ini-issuean niyan ay mga law enforcers. Bawal magmay-ari ang mga civilian, yung high-powered rifle na yan. So ang tanong natin, bakit meron yan sa Senator Padilla? Ang sagot niya sa atin, isa raw kasi siyang reservist captain ng Philippine Army, kaya pinayagan siya. So again, tinanong natin sa eksperto, sabi niya, tama naman. I-extend daw talaga yung authority at privilege to own high-powered guns sa mga reservists. Lalo daw yung gaya nitong si Senator Padilla na may ranggong kapitan na pwede pa raw maging major dahil nga na-elect siya as senator. Pero mahalagang paalala lang ha, mga kapatid, yung pong permit to carry firearms ay isang privilege. O hindi karapatan, privilehiyo po yan, pwedeng bawiin ang gobyerno anytime. Okay, the big elephant in the room, then-actor Robin Padilla was convicted of illegal possession of firearms in 1994. Mm-hmm. Nahuli siya sa Bandang Manila, I think Mendiola pa nga eh. Nakuha sa kanyang sasakyan were Armalite rifles. May bearing ba yan dito sa kanyang pag-aari ng mga baril? Is he allowed as a convict? Sabi ng kanyang kampo at ng ekspertong nakausap natin, walang batas na nagbabawal sa mga ex-convict na magkaroon ng baril. Yun ang claim nila ha. Basta daw nakompleto ang kanyang sentensya, pwede siyang magkabaril. Okay. At sabi rin ni Senator Padilla, okay, kompleto papeles niya sa kanyang mahigit 10 baril. Meron siyang permit to carry at rehistrado lahat ng kanyang baril. Level 5 din daw yung lisensyang inisyo sa kanya. Ibig sabihin, pwede siyang magmay-ari ng hanggang 15 o 15 na baril, Bok. Pakinggan lang natin ha, itong bahagi ng kanyang FB Live ni Senator Padilla. Kaya kailangan, huwag po kayong gumaya kay Robin noong araw. Ngayon, gumaya kayo kay Robin ngayon. Yes. Ang lisensya ko ng baril, permit to carry lahat, ganyan po kapapal. Balikan ko lang po yung tanong mo kanina, what prompted him to do it. Ito pala yung sagot. Sabi niya, kaya niya pinayagang AFB Live yon, yung kanyang pagpapalinis ng mga baril, gusto raw niyang pakita ang responsible gun ownership. At ang sinasabi niya, hindi naman mapanganib yung baril. Ang mapanganib yung taong may hawak ng baril. And as far as he's concerned, wala raw siyang record na siya ay namaril na tao. Okay, pahabol lang. Just to qualify yung sinabi ng mga na-interview mo, may restrictions pagdating doon sa sinong pwede magmay-ari ng baril pag ikaw ay convicted. Mm-hmm. Yeah. Doon sa RA 10591, Section 4 says, the applicant for the gun license has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Ay, pero ito yung ano dyan, yung pangsagot dyan. Matatandaan natin, Bok, nabigyan kasi ng absolute pardon sa Senator Padilla noong 2016. So that means nabalik sa kanya lahat ng kanyang civil rights and it's as if yung conviction did not happen. So pwede siya mag-ari ng baril. Okay. Okay. Alright. At kung ngayon po ng balitang yan, makakausap natin si retired Police Brigadier General Danilo Maligalig, ang dating hepe ng Operations and Management Division ng Firearms and Explosives Unit ng PNP. Sir, magandang gabi and thank you for joining us tonight. Good evening po, sir. Good evening, Ked and Mayan. Sir, good to see you again. Long time no see. Yes, ang tagal. 2008 tayo last nakita. Sir, huwag mo palala. Yung edad natin lumalabas. Sir, teka. Yung ano, can we have the lowdown first? Ano ba yung patakaran? You were one of the people who put together itong naging RA 10591, itong firearms control. As a backgrounder, I was vice chairman of the technical working group which drafted the National Firearms Control Program in
2007 to 2008. So this ended up to be the basis for RA 10591. Mm-hmm. So I was chairman of the secretariat and most of the terms and ano kami ang gumawa niyan. So medyo sir, may authority tayo dyan sa ano. Good to know, sir. Anyway, sir, let's start off with a big picture ano level muna. As a general rule, and I say this as a general rule, ano lamang ang pwedeng kalibre at klaseng barrel ang pwedeng pagmamay-ari ng civilian okay, versus police? Let's take it this way. For plain civilians, ang start ng ano is from 9mm to 7.62, pero ang 7.62, 5.56, and other high caliber above 9mm is supposed to be for sportsmen, members of the practical shooting community, hunters, and those authorized agencies. So, mm-hmm. And of course, bawal yung full automatic. Oh, yun. So, these Malinaw are class yun. A light weapons up to, classified hanggang submachine guns. Pero these are not supposed to be automatic. Single fire shot, breech loading. Oh. Mm-hmm. Ano yung full automatic ni single? Yun ang ano. Yung single yung hindi kapigit in love life. Ang plain civilians would have the option na pag may gusto lang parang high powered, they can buy a shotgun. Yan. Mm-hmm. Motorized sila dyan. Mm-hmm. Sir, para malinaw, sir, sa civilian, hindi pwedeng full auto. Ibig sabihin, hindi pwedeng parang machine gun. Hindi pwede. Mm-hmm. Definitely. Okay. Yeah, naandiyan sa batasyon and sa regulations and ano ng guidelines ng firearms mm-hmm. and sir, explosives office. Sir, sisingit ako ng tanong. Eh, paano ho yung sinasabi ni Senator Padilla na siya ay reservist captain ng Philippine Army? So pwede siyang magmay-ari nitong high-powered firearm na to? Well, that changes the ballgame because being a reservist, he can be called to active duty anytime. Once there is an emergency or an invasion or any calamity that will come about, siguro yon. When he is in uniform, he can use yung firearms na may full auto. And ako, I can't imagine bakit kailangan pa niyang merong flash suppressor. Alam ba yung suppressor? Silencer yon. Ginagamit lang yon sa special operations namin, sa police at saka sa military. Sir? Eh, pero siguro as a hobby, pwede. Opo. Pero for use in ano, sa Geneva Convention, bawal yun eh. Sir, isunod ko na tong tanong na to. Kasi syempre, yung kanyang parang pagbalandra nung kanyang mga barela, no? Facebook Live pa ito. Syempre, yung ilan po sinasabi in bad taste ito. Paano po ba ang rule kapag nagmamay-ari ka ng barel at isa kang senador, isa kang civilian, pwede ho ba talaga na ipakita mo yung iyong koleksyon, i-FB Live mo online? Paano po ba? Educate niyo well, kami dyan. Strictly speaking, having been granted the Category 5 license, supposed to be, ang rule dyan is naka-display siya sa isang secured na display cabinet or secured na room. Mm-hmm. And hindi, habang ginagawa namin yung draft and yung batas, eh, it is imaginable na this can happen, that you can display it in public na ganun. Most especially that it a good senator was the one who did that. Mm-hmm. Sir, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina. Civilian na reservist sa armed forces, eh, pwede siya magmay-ari ng high-powered 5.56, full auto. Pero ang qualifier ata ninyo kanina, if I got you right, pwede lang niyang gawin ito pag siya on duty or in full uniform, not as a civilian in other words. Yes. Kasi ang full automatic is for ano eh, combat use eh. You cannot, we have sportsmen who use 7.62 for shooting sports. Mm. Yung either hunting or may sports tayo sa PPSA na rifle competitions. Mm-hmm. But we do not use full auto doon. Mm-hmm. So dapat, ano, pero the full auto is there, nabigyan siya. Siguro, I believe na he can use it only when he's in uniform, uh-huh. Yung mga full auto. And mind you, yung permit to carry is not absolute. Yes, sir. Imagine, he has more than 15 guns. Mm.
Mm-hmm. Can you imagine? Ang pwede lang gumamit noon is the licensee. And the one having the name dun sa registration of firearm. So, can you imagine the good senator carrying all the 15 guns in a car? Balikan ko lang, sir, yung sinabi nyo kanina na hindi nyo na-imagine before, pwede pa lang itong i-display gaya ng ginawa ni Senator Padilla sa FB Live. So, clearly speaking, meron mo ba siyang na-violate na anything na pinakita niya ito? Bagamat, to be clear ha, nasa loob po siya ng gun shop, hindi naman po nasa labas. Pero yun nga ho, yung blatant na pagpapakita ng kanyang mga baril, meron mo ba siyang na-violate na patas or whatever? Ano kasi, parang may technicality eh. Because, as he said, he had the permit to carry firearms. Pero in a way, I can see a violation there. Kasi pinalinis niya, ang firearms natin, ano yan, ito, sample ng firearms license. Opo. Ako 10 years na. You have your address there, your home address nakalagay. Ed, siguro familiar ka dito. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? So ang address na yon is the only legal place where you can stock your firearms. Kaya may address eh. Okay. Oh, di ba? Ano kasi, when we started out with the program, noon, lahat firearms license. So, we came up with the idea, bakit ang kotse? Di ba? Ang kotse, registration. Ang driver, license. Di ba? So, what we did was, yung firearms registration. Firearms, license to own, and possess firearms LTAP sa person. Pero ang lusot niya kumbaga sir ay pinapalinis niya nga kaya siya nasa labas yung baril. Tama ba? Pero ano yun eh, yung leaving a gun not on the address that is stated in the registration, for me parang medyo may technicality ng violation doon. Hindi dapat iniwan yun. Kung naandun nililinis, binantayan niya yon. Then he should have, no? Kasi kung yes, na-raid yung store na wala siya, huli yun. Sir, pabalo lang, we're running out of time, pero gusto kong habulin to eh. Kasi nabanggit nyo nga kanina, napansin ko rin, may suppressor yung kanyang 5.56 sa assault rifle na ZZ Bren. Yes. And suppressors are not typically, I think it's regulated. Yes. No. You know, suppressors are given only to special forces. Special forces. Kasi if anyone can possess a suppressor, grabe ang assassination dyan. Kasi pwede kang tumumba na hindi mo marinig yung tumama sa'yo eh. Yes, sir. But my question goes along these lines. Can anybody like Senator Padilla legitimately, legally own a suppressor or a silencer? For me, ha, in my opinion, and in my belief, hindi eh. Dahil, ano yan, for special forces use. Okay. Siguro, pwede niyang ikabit yung suppressor, pero he will have to demilitarize the firearm na ginamit niya, na nakasaksak yun, para hindi siya magamit. Okay. I mean, demilitarization would entail pulling out the firing pin and rendering putting it useless. A lead plug on the barrel. Opo. Yan, madi-display mo yon. Yes, pero sir, hindi siya threat dahil hindi magagamit. Okay. Sir? Kasi collector lang naman eh. Yes, sir. Sir, maraming salamat po. It was good to you again. Retired General Danilo Maligalig, dating hepe ng operations ng Firearms and Explosives Office ng PNP. Salamat, sir. Showbiz tonight naman tayo. Mas magiging full force pa ang Kapatid at Kapamilya Network sa paghahatid ng mga dekalidad na palabas, lalo na sa prime time. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Matatag na! Mas tatatag pa! Matapos ang historical handshake na ito ni MediaQuest Chairman Manny V. Pangilinan at ABS-CBN Chairman Mark Lopez. Selyado na ang 5 taong paghahatid ng saya at quality programs ng Kapatid Network at Kapamilya. Full force ang mga bossing ng TV5 at ABS-CBN. Present sa pirmahan si MediaQuest Holdings President and CEO Jane Jimenez Basas, TV5 President and CEO Guido Arzabaliero,
PLDT Head of Business Transformation, Victorico P. Vargas. At TV5 Chief Finance Officer, Pierre Paul S. Buhay. Sa ABS-CBN naman, dumating sina ABS-CBN President and CEO, Carlo L. Katigbak. ABS-CBN Chief Partnership Officer, Roberto V. Barreiro. ABS-CBN Chief Operating Officer, Cory Vidanes. ABS-CBN Head of Finance Operations, Catherine C. Lopez. At ABS-CBN Chairman, Mark Lopez. We're very happy to sign this new agreement for the next 5 years. I think it's a partnership which we've been very happy with. And I think there are a lot of opportunities that we can do together. We really do intend to strengthen it. And like they say, stronger together, mm-hmm. You know, and it is our firm belief that by solidifying it with a 5-year partnership that we can also grow together. Okay, tanggol! Kaya naman, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng primetime favorites mula Lunes hangang Biyernes. Nariyan pa rin ang FPJ's Batang Quiapo, The Iron Heart, Dirty Linen, at The Tale of Nocturne. Habang here to stay pa rin ang weekend saya na hatid ng Everybody Sing at ASAP Natin To. That's only the tip of the iceberg because we're also working with ABS-CBN for mga co-prod for the afternoon and just continue to develop really good content together. Sa kabila ng rigodon sa telebisyon, itong partnership na ito ng ABS-CBN at TV5 ang patunay na lumalakas ang samahan ng mga kapamilya at kapatid. Nagpapasalamat namang muli ang ABS-CBN sa ibinigay na airtime ng TV5 sa It's Showtime na matatapos na ang kontrata sa Biyernes. We just want to thank TV5 also for giving us that opportunity of airing Showtime for the past year, and we'd like to thank them for accommodating us, and we wish them also we wish TV5 all the best with the entry of TVJ. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Diyan lang kayo mga kapatid dahil mamaya update sa TVJ on TV5 naman ang ichichika ko sa inyo. Susunod, kaliwat ka ng riot sumiklab sa Paris, France. Ang punot dulo, pamaril ng pulis sa isang menor de edad. Unang batch sa mga preso mula sa Bilibid na ililipat sa Iwahig Penal Farm dumating na sa Palawan. At Idil Adha o Feast of Sacrifice, muling na ipagdiwang ng sama-sama ng mga Muslim. Tutok lang mga kapatid ito sa Frontline Tonight. Sumiklab ang kaliwat ka ng riot sa France. Nag-ugat ang gulo matapos mabaril at mapatay ng pulis ang isang binatilyo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Eh, cours pas tout seul! Cours pas tout seul! Nang bato ng mga paputok ang ilang grupo ng mga nagpoprotesta sa western suburbs ng Paris, France. Hindi naman nagpatinag ang mga pulis at gumanti ng paghahagis ng tear gas. Nabalot din ng apoy ang ilang kalsada. May mga kotse pang sinunog. 31 rallyista ang inaresto. Sumiklab ang mga riot na yan matapos ang pamamaril ng isang pulis sa isang binatilyong driver. Sa videong ito, makikitang hinarang ng dalawang pulis ang dilaw na kotse na minamaneho ng 17-anyos na binatilyo. Ang isa sa mga pulis, malapit ang tinutukan ng baril ang driver pero biglang umandar ang kotse ilang sandali pa. Binaril ng pulis ang binatilyo na nauwi sa kanyang pagkamatay. Iniimbestigan na ito ng mga otoridad sa France. Posibleng maharap sa kasong homicide ang namaril na pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nasa Palawan na ang 500 inmates mula sa Bilibid na ililipat sa Iwahig Penal Farm. Ang sabi po ng Bucor, pwedeng makasama roon ng mga inmate ang kanilang mga pamilya kung papasa sila sa evaluation. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon.
isang barkong may sakay na 500 persons deprived of liberty o mga PDL mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang sinalubong kanina ni Bureau Chief General Gregorio Katapang Jr. sa Puerto Princesa, Palawan. Sila ang unang batch ng mga PDL na ililipat sa Iwaig Penal Farm. Bahagi ito ng decongestion o pagpapaluwag sa mga PITAN sa bansa at planong pagsasara sa Bilibid sa 2028 para bigyan dalang conversion nito bilang Government Business Center, NBP Global City at Agri and Food Terminal Center. From this year up to 2028, hopefully mailabas na natin lahat yung nakaando sa New Bilibid kasi nga yung Muntinlupa, it has become more of a commercial facility rather than a prison facility. Masaya naman ang mga PDL na nailipat na sila sa Iwaig, lalo't karamihan sa kanila Tubong, Palawan. Okay naman po. Ay, nasikaso naman kami lahat. Sana makita ko yung pamilya ko dito kasi dito lang ako, taga dito naging asawa ko eh. Nag-request talaga ako mapapunta dito kasi peaceful dito sa Puerto Princesa, sa Palawan. Sana makalaya ako ng maga dito. Bukod sa mga inmate, inilipat din sa Iwaig ang 120 jail personnel na narelieve sa Bilibid dahil sa iba't ibang minor case para isailalim sa reformation program. Meron din 50 babaeng inmates mula sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang inilipat sa Palawan. Sa unang pagkakataon, magkakaroon na ng mga presong babae dito sa Santa Lucia CIW. Kaya maaaring magkaroon ng konting adjustment ang mga gwardiya na nasanay ng humawak ng mga lalaking PDL. Kaya doble ang paghahanda ng mga jail guards sa mga darating na babaeng PDL. Congested na rin yun eh. Isasama ko na rin yung isasara, yung CIW, yung Mandaluyong. Kasi yun nga, commercial na rin yung area na yun. Kawawa rin ang estado nila doon. Ang mga lalaking PDL naman, napapasa sa masusing evaluation at selection, ay ililipat sa Barrio Libertad, ang prison without wall ng Iwaig, kung saan pwede nilang makasama ang kanilang pamilya. Nagdagdag naman ako ng gwardiya and hopefully hindi na sila tatakas dahil kasama na nila yung pamilya nila. Sa kabuuan, nasa 7,500 PDL ang nakatakdang ilipat sa mga penal farm sa bansa hanggang 2027. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sama-sama muling nakapagdiwang ang ating mga kapatid ng Muslim ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Nasa frontline ng balita ngayon si Justin Punsalang. Allahu Akbar! Nasa 2,000 mga Muslim ang nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand para sa pagdiriwang ng Idil Adha o the Feast of Sacrifice. Ngayon na lang ulit ito na ipagdiwang ng sama-sama sa isang open area mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Kaya ganoon na lang ang tuwa ng ating mga kapatid na Muslim. Napakahalaga po kasi in our Prophet Muhammad SAW, peace be upon him, ito yung isa sa sinabi niya na during Eid al-Fitr, Eid al-Adha, hindi po sa close area. Dapat sa open area po kami. Kaya napakahalaga ng dalawang Eid na ito para sa amin na sa labas po kami magdarasal. Napakaganda po at hindi namin mabibilang gaano kalaki ang pinagbibigay sa amin. Napakasaya po kami. Ngayong taon, kasaganaan at pagkakaisa ang panalangin nila. Hiningi ko po sa Allah na lahat ng kamusliman ay maganda yung pamumuhay nila at magkaisa kami sa mga paggawa ng mga mabubuti at ang mga pamilya namin ay maging masisigla lang po. Sabay-sabay ding nagdasal ang mga kapatid nating Muslim sa Manila Golden Mosque sa Quiapo. Marami sa kanila kasama pa ang pamilya sa pagdarasal. Ang Idil Adha ay isa sa mga malalaking pista sa relihiyon ng Islam. Ginugunita nito ang hindi pagdadalawang isip ni Ibrahim na isakripisyo ang kanyang anak na si Ishmael nang iutos ito ni Allah. Palatandaan din daw ito na tapos na ang Hajj pilgrimage o yung pagpunta ng mga Muslim sa Holy City ng Mecca sa Saudi Arabia. Kaya bilang pakikisa sa ating mga kapatid na Muslim, idineklarang regular holiday ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw na ito. Nagpaabot din ng Pangulo ng pagbati sa Muslim community. Hinikayat niya ang publiko na alalahanin ang kahalagahan ng sakripisyo at pagiging hindi makasarili na anyay diwa ng okasyon. Ipinagdiwang din ang Idil Adha sa iba't ibang panig ng mundo.
Sa Saudi Arabia, milyong-milyong Muslim ang nagtipon-tipon para sa Hajj pilgrimage na bahagi ng pagunita sa Eid al-Adha. Taimtim na nanalangin ang mga pilgrim sa Mount of Mercy kung saan pinaniniwala ang huling nangaral ang propetang si Muhammad. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsala, News 5. Abangan, Pangulong Bongbong Marcos, muntik na raw mamatay nang malagay sa peligro ang sinakang eroplano. I-fact-check po natin yan. At silipin natin ang mga paghahanda sa pagbabalik noontime ng TVJ at Legit Dabar Gods dito sa TV5. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. May kumakalat na balita online na muntik na raw mamatay sa isang plane crash si Pangulong Bongbong Marcos. At bago kayo muntik ang maniwala riyan, i-fact-check po natin yan. Nitong June 14, nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa South Cotabato para pasinayan ang Consolidated Rice Production and Mechanization Program ng pamahalaan. Kasabay po nito, kumalat online ang isang video na nagsasabing muntik na raw mamatay ang Pangulo dahil halos bumagsak daw ang sinasakyan niyang eroplano. Makikita pa sa video ang mga news articles na tungkol daw sa pangyayari. Marami ng views, likes at comments ang nasabing post. Pero hinihin na lamang po dahil misleading ang naturang post. Sinuri po ito ng Facts First PH at ng Philippine Star. Bagamat nagkaroon nga ng aberya sa pag-takeoff ng eroplano na magdadala sana kay Pangulong Marcos sa South Cotabato, ito po ay minor technical issue lamang at hindi man po bumagsak. Dagdag pa ng Philippine Air Force, ligtas ang Pangulo at natuloy rin ang kanyang biyahe gamit ang isang backup na eroplano. Kaya mga kapatid, huwag agad-agad maniniwala sa mga nababasa o napapanood natin online. Ugaliin po nating mag-double check nang tayo po ay hindi bumabagsak sa maling impormasyon. Tatlong tulog na lang, magaganap na ang pambansang araw ng 1,001 tuwa. Silipin natin ang mga paghahanda ng Kapatid Network para sa pagbabalik tanghalian ng TVJ at Legit Tabarcats. Narito ang report. Puspusan na ang paghahanda para sa nalalapit na pagbabalik noontime ng TVJ at Legit Tabarcats. Kanina nga, kinabitan na ng mga poster ng mga Legit Tabarcats ang paligid ng TV5 Media Center sa Mandaluyong. O, diba? Patikim pa lang yan ang gaganaping nationwide viewing party o ang pambansang araw ng 1,001 tuwa. Abangan yan sa darating na Sabado, July 1, 11:30 a.m. dito sa TV5. May pa-viewing party rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mapapanood ang makasaysayang araw sa Philippine TV sa ilang malls sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao. Ano kaya ang mga dapat abangan ng mga Solid Dabar Cats? Parang piyesta. Piyesta ng, pwedeng piyesta ng mundo o piyesta ng Pilipinas. Yan yung mga magluluto ng masarap. Dahil gusto nila, habang kumakain sila, nakaharap sila ron. So, ganun yung hinahanda. Bossing, ano ba ang inihanda nyo para sa amin? Sa dating kinagiliwan ng ating mga Dabarcats, gagandahan pa namin lang. Pero mas maganda pa ang magiging ang mapapanood nila. At may mga bago kami portion. Tatlong tulog na lang mga kapatid. Magkakasama-sama na tayo muli sa araw-araw na masayang tanghalian. Sigurado mas maraming pagpapasaya at pagtulong sa mga Legit Dabar Cats saan mang parte ng mundo, mula Batanes hanggang Hulo, tuloy-tuloy pa rin ang 1,001 tuwa. At yan ang latest sa Showbiz Tonight. Ako po si Jania Lipon, Bokman. At sa ating pabaong pampagood night, Mian, anong gagawin mo kung maging anim ang braso mo? Akin, tanong ko dapat sa'yo, pag lumaki braso mo, anong gagawin mo eh? Nasapak. Sa Japan, Bok, posibleng magka-anim na braso dahil sa robot na kong tawagin ay GZ Arms.
Sinusuot ang robotic arms na may apat na dagdag na braso. Parang gagamba. Kaya naman, mas marami ang magagawa. Kaya raw sumunod ng GZ Arms sa galaw ng totoong braso. Makakatulong daw yan sa mga post-disaster search and rescue at pwede rin maging isang bagong artistic expression gaya sa pagsasayaw. Ang GZ Arms ay hango sa isang horror story tungkol sa isang lalaki ng hiram ng braso sa isang dalaga. Isip ko pala, nagta-type ka, uminom akong kape. Hindi yung pangatlong wala. Ikaw ko. Gagawa siya maraming lead wool. Huwag mo siyang hamunin. Gagawa siya maraming lead wool. Ano? Nakakatuwa talaga yung mga damit ni, ano, ni Johnny, no? Oo, yung last. Kakaiba talaga yung mga damit niya. Siyempre, parang may pabaon din ako sa mga nanonood dyan. Oh, ano? Maribon. Pero parang naawa ako sa labandera mo. Kasi nilalabon eh. Dinadry clean. Actually, ako maglalaban nito mamaya. Mamaya. Gusto ko sa yan. At yan po ang 45 minuto pag mas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa pag-ubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mea Andaspanos. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi.